mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot awa mo'y ihulog Panginoon na pa sa amin ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalan itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos. Siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap
maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos na Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Minabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo.
sa Basilica Minor at pambansang dambanan ni Jesus sa Sareno. Simula pa ng ating hinudyat ang Adbyento, naririnig na natin na ang Diyos ay may pangako. Simula nang nagkasala ang tao, mula pa kay Adan at Eva, nangako ang Diyos. Nangako na magpapadala ng tagapagligtas ang siyang hahango sa atin mula sa kasalanan at kaparusahang dulot ng kasalanan. Kaya nga't narinig natin ang mga propeta katulad ni Isaías at Jeremías na ipinapaalala sa mga tao, may pangako ang Diyos at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ito ang ating pinangahawakan, ang katapatan ng Diyos na ang pangako niya ay lagi niyang tutuparin. Ngunit paalala din sa atin mga kapatid, opo, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, ngunit ito'y ayon sa kanyang oras at pamamaraan. Siya ang Diyos, hindi tayo. Kaya, kung mayroon man siyang gagawin, ito'y dapat sang-ayunan natin sa kanyang oras at pamamaraan. Ito ang natutunan ni San Jose. Bahagi siya sa plano ng Diyos. Mayroon din siyang sariling plano at pangarap. At alam niya, sapagkat si San Jose ay matuwid na tao, alam niya, may biyaya ang Diyos sa kanya. Ngunit, ang hindi niya alam, kailan at papaano ito gagawin ng Diyos sa kanya. Natitiyak ko, maganda ang pangarap ni San Jose sa kanyang mapapangasawang si Maria. May plano siya na magkakaroon siya ng isang masayang pamilya. Bibiyaan siya ng Diyos. Ngunit hindi niya sukat akalain sa ibang pamamaraan. Kaya nga't narinig natin ngayon, natagpuan ni San Jose na nagdadalang tao, buntis si Maria. At alam niya, hindi siya ang ama. Alam niyang may nangyaring kakaiba. Hindi pa niya alam na may Espiritu Santo na lumukob kay Maria. Hindi pa niya alam na may anghel na nagpakita kay Maria. Ngunit, bagamat hindi iyon naayon sa kanyang pamamaraan at oras, hindi pa sila nakakasal, nagtiwala pa rin si San Jose sa Diyos. Ito rin ay pagdasal natin mga kapatid. Panghawakan natin, may biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. May biyaya ang Poong Nazareno para sa ating lahat. Pero siguro hindi ito yung naayon sa oras na gusto mo. Siguro gusto mo ngayon na. Pero marahil gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, hindi pa. Siguro gusto mo, saka na lang. Pero ang gusto ng Diyos, ngayon na. May sariling panahon at pamamaraan ang Diyos. Humingi tayo ng tulong kay San Jose at sa mahal na Birheng Maria. Tulungan nila tayo, turuan nila tayo maging bukas sa pamamaraan at panahon ng Diyos. At habang ginagawa, habang inaantay natin ito, habang binubuksan natin ang puso natin sa mga ito, huwag na huwag mawala. Hindi lang ang tiwala, kung hindi ang paggawa ng mabuti. Yun ang naging sikreto ni Maria at ni Jose. Habang naghihintay sila,
gumagawa pa rin sila ng mabuti, ng nararapat, ng tama. Hindi sila nag-iintay ng walang ginagawa. Hindi natin pwedeng sabihin sa Poong Nazareno, bahala na po kayo, maghihintay na lang ako. Hindi ho pwedeng wala tayong ginagawa habang nagtitiwala. Alam na alam nyo yung kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa ng tama, mabuti at nararapat habang nagtitiwala. Kapag ganoon, darating ang panahon, sapagkat tiyak yun, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, darating ang kanyang biyaya, darating si Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ang ating tugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ng ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, naway tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makakita ng mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, paspasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, paspasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alaalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng sangalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin niya, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na biring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ng bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pangako at biyaya ng Ama. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasa. Salamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami
sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at paglilinis at pag-ayos ng ating simbahan para sa lalapit na pista at deklarasyon bilang Pambansang Dambana. Salamat po at sana marami pa rin po ang tumulong sa pag-aayos ng simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang panahon at pamamaraan. Kaya't patuloy tayong magtiwala at gumawa ng mabuti at nararapat habang hinahantay ang katuparan nito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.